So guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Shoutout sa mga manonood dyan. For today's video po, gagawa po tayo ng paksiw na dilis. So ito yung version ko kung paano ako magpapaksiw. Ito yung traditional namin ginagawa sa probinsya kung paano kami magpapaksiw. Papakita ko lang sa inyo. Alright. So ito yung papaksiwin nating dilis, medyo malalaki to. So kung napapansin nyo, meron tayong dahon ng mangga. Ito yung... What? Bro, what are you talking about, man? Tingnan nyo lang mamaya kung paano ko gagawin. So dahil malalaki yung dilis natin, so tinatanggalan natin ng ulo yan kasi medyo mapait na yan kasi gawa ng malalaki na siya. Pero pag maliliit naman, kahit hindi nyo natatanggalan yung kayang kainin. So, ito. So, ito yung finished product ng pinagtanggalan ko ng ulo. Ayan. So, ito. Nakahanda na yung mga gagamitin nating mga pangrikados. So, yung siyempre asin, suka. Ito, may paminta, sibuyas, bawang, at saka yung luya. Tapos may... lalagyan natin ng konting bitchin pang palasa. Tapos mamaya, lalagyan pa natin ng mantika yun para mas masarap yung sabaw niya. So, alright. So ayun, tapos na tayo sa pagtatanggal ng ulo ng dilis. Uhugasan na natin. Alright, yan. Gasan lang ng maigi para malinis yung niluto natin. Ayan, dalawang beses ko pa inugasan yan. Baka tatlo pa nga. Tumalo na yung isa, buhay pa. So ayan, pagkatapos natin hiwain yung mga ricardo natin, hugasan natin ng suka muna yung dilis natin. So ayun na nga, after natin hugasan yung dilis ng suka, magtitimpla na tayo. Lagyan natin ng asin. Yan, asin. Tapos yung sukang pangsabaw na natin. Tatansyahin nyo lang yung suka niyan, huwag masyadong madami kasi aasim yan. Tapos ilalawak nyo lahat ng mga ricados natin, yung sibuyas, bawang at luya. Tsaka yung sili natin. Yung sili nga pala natin, optional lang yan. Nasa inyo yan kung dadamihan nyo, kumanghang gusto nyo. Tapos, titimpla nyo ng bitchin. Yan. Tapos, lalagyan nyo rin ng pamintang buo. Yan. Para mas masarap. Tapos, ang ginawa ko naman ito, kumuha ko ng isang kalamansi. Nalagyan ko rin siya ng konting kalamansi para mag-twist naman yung asim niya, hindi lang yung sa suka. Tapos, lalagyan natin ng konting mantika para yung pinakasabaw niyan, medyo nagmamantika naman siya. Ayan, goods na yan! Para hindi siya sobrang alat naman, lalagyan mo siya ng konting tubig. So ayun, tapos na ang pagtitimpla natin. Ang gagawin naman natin ngayon, ilalagay na natin siya sa dahon ng mangga. So ang paglalagay niyan, gaganyanin niyo lang oh. Dali lang, tapos itutusok niyo lang pagkatapos 'yan. Lalagay-lagay niyo lang 'yan lahat diyan, no. Once na
medyo puno na, yun, tutusok mo lang dyan, tapos ilalapat mo lang dun sa isang kaserola, tapos yan, uulitin nyo lang ulit, sa pagbalot ng ganyan, yung parang jowa nyo lang, paulit-ulit lang, na tinutuyo, yun yun. Diba? Nakakainis, diba? Parang paksiw lang din yung jowa nyo. Pero syempre, joke lang yon. Balik na nga tayo dito sa paksiw natin. Baka maya kung magiging ano panlasa nito. Para baka mag-iba pa. So dito na tayo para masarap yung paksiw natin. Napakasarap niyan pagka binalot nyo sa dyan. Yung iba namang ginagawa dyan, yung dahon ng saging naman. So ayun, tapos na nga. Ilalagay na natin yung mga sauce niya. So ayan, tapos na natin ilagay sa dahon ng mangga. Nakita nyo naman, napakaayos niya pagka nakaganyan siya, hindi sa yung kalat-kalat. So ayun na nga, ayan, nakasalang na yung paksiw natin. Tatakpan nyo lang yan. Ayan. Tapos titingnan natin yan after 5 minutes. Yan yung resulta ng paksiw na natin. Medyo malapit na siya maluto. Antayin-antayin na natin. Tatakpan ulit. So after 10 minutes, ayan na. Nakikita nyo na yung paksiw natin. Medyo luto na siya. So ayan, after 15 minutes. Yan, final na yan. Luto-luto na yan. Ang ginagawa ko dyan, tinikman ko. Tapos lalagyan ko ng konting asukal. Para mas medyo manamis-namis pa yung sabaw niya. Yan, tatansyahin nyo lang po yung pinaka-asukal niya. Baka may sobrang tamis naman. Yung tama lang sa panlasa nyo, nasa inyo na yan. Tatakpan lang ulit. Pakuloyin ko lang ng saglit. Tapos yun, ayan na. Luto-luto na siya. Pwede na nating ihain na yan. So magpi-plating na tayo. Guys, ayan na. So ayan, nakikita nyo naman yan, no? Sabaw pa lang, ulam na. Ayan. Ubus na naman ang bahaw dyan. Sa mga FB followers pala natin at saka YT subscribers, thank you for watching. Shout out sa inyong lahat dyan. God bless us all. Bye-bye.